Marie anak, gusto sana namin na huwag ka na munang magpatuloy sa pag-aaral mo sa kolehiyo. Dahil hindi ka na talaga namin kayang mapaaral eh. Ganun na rin ang mga kapatid mo. Dahil hirap na talaga kami ng tatay mo. At dahil na rin sa mga matatanda na kami. Kung kaya't hindi na talaga kaya ng katawan namin na sumalang pa sa pang-araw-araw na gawain sa bukid. Pahayag ng ina ni Marie. Habang sila ay kumakain ng hapunan. Oo nga Marie anak, masakit man sa amin itong tanggapin, pero hindi talaga namin kaya ng nanay mo. Kung kahit naisipan na lang namin na lahat kayo, ay papatigil na lang namin sa pag-aaral. Nang sa gayon ay wala kaming marinig na mga reklamo patungkol sa kung sino ang mahal namin. At sana mga anak ay maintindihan niyo ito. Ani ng ama nila Marie, na siyang dahilan upang mapatahimik na lamang silang lahat na kumakain. Tay, hindi po yan pwede tay. Ang unfair naman po para sa amin na si Ate Marie lang ang nakapagkuleyo ng 2 taon tapos kami ay hanggang sekundarya lamang po itay. Reklamo ni Nina, nakapatid nitong si Marie. Oo nga po itay, dapat rin ay makapagtapos kami ng high school. Ang unfair naman nun kung si Ate lamang ang nakatapak sa kolehiyo. Reklamo naman ni Aljun, nakapatid nitong si Marie. Habang tahimik lamang si Marie na nagmamasid sa reaksyon ng mga kapatid niya. Ate Nina, Kuya Aljun, ba't kayo reklamo ng reklamo dyan? Eh ako nga kapag pinatigil tayong lahat ay mas unfair para sa akin eh. Dahil hanggang elementary lang ako, kahit magpasalamat na lang kayo at isa pa ay tulungan na lang natin si nanay at tatay. So wesyo naman ang bunso nilang kapatid. Mga anak, huwag na kayong magreklamo dahil sa hindi naman namin kagustuhan ito. At hindi sinasadya na hindi na kaya ng katawan namin. At alam rin naming maiintindihan nyo ito kapag dumating ang araw na kayo naman ang maging magulang. Malumanay na saad ng kanilang ina. Hindi talaga yan ang rason nay. Hindi naman namin kasalanan na nandito kami ngayon eh. Kaya obligasyon yung paaralin kami dahil sa may mga pangarap kami sa buhay. Matigas na saad ni Nina. Oo nga nay, may punto si Ate Nina. Huwag kayong magrason ng ganyan. Dahil in the first place, ay hindi namin kasalanan kung bakit kami nasilang at may obligasyon kayo sa amin. Hindi ba gusto niyong makaahon sa kahirapan? Paano tayo aahon kung kayo mismo ang nagtuturo sa mga anak nyo na tumigil na sa pag-aaral? Anong klaseng mga magulang kayo niyan? Sumbat ni Aljun na siyang naging dahilan upang magalit ang kanilang ama at nanatiling tahimik lamang si Marie. Mga wala kayong tamang asal para sagot-sagutin nyo kami ng ganyan ng nanay nyo, sigaw ng kanilang ama. Hindi pagsagot-sagot ang ginagawa namin, tay. Nagsasabi lang kami ng dapat na paaralin nyo kami, kahit anumang mangyari. Hindi ba gusto nyong makaahon sa kahirapan ng pamilya natin? Paano tayo aahon kung kayo mismo ang nagtuturo sa mga anak nyo na huwag nang mag-aral? May kinabukasan ba kami sa mga sinasabi nyo? Sumbat ni Nina, na siyang naging dahilan upang mapatulo ang luha ng kanilang ina. Anak, Nina, may punto kayo subalit, hindi namin inaasahan na magiging ganito tayo. At kahit anong pilit namin, ay hindi na talaga namin kaya. Kaya mga anak, intindihin nyo na lang sana kami ng tatay nyo. Pagmamakaawa ng kanilang ina, na siyang naging dahilan upang magsalita na si Marie. Tumigil na nga kayo, Nina at Aljun. Suway niya sa mga kapatid niya. At bakit kami titigil, ate? Kung malalaman namin na matitigil na rin ang mga pangarap namin. Inis na saad ni Aljun. Sa tingin nyo ba na ang pagsagot-sagot nyo kina nanay at tatay ang magbabago ng desisyon nila? Mababago ba nila iyon? Sumagot kayo, sigaw ni Marie. Di siyang naging dahilan upang mapatahimik na lamang ang mga kapatid niya. Akala nyo ba kayo lang ang naapektuhan sa sinabi nila? Lahat tayo gustong makaahon sa buhay na meron tayo ngayon. May pangarap ako at naiintindihan ko ang mga punto nyo. Ganun na rin ang punto ni nanay at tatay. Pero sana rin naman ay kumilos tayo kung ano ang mga makakaya natin para mapagpatuloy natin ang pangarap natin, hindi ba? Pwede naman tayong humanap ng paraan, hindi ba? Hindi yung idadaan nyo lahat sa sumbat kina nanay at tatay. Alam naman namin ate, pero talagang nagulat lang talaga kami eh. Pasensya na, paumanhin ng kapatid niyang si Nina. Nagulat? Pero sa pagkagulat mo, ano ang mga masasakit na salitang sinabi mo kina nanay at tatay? Hindi mabasasakit yon? Nasaktan nyo ang mga magulang natin, Nina at Aljun. Kaya sana naman, mag-isip muna kayo. Hindi yung magre-react kayo kaagad ng walang pag-iisip. Tama na yan, Marie. Hayaan mo na ang mga kapatid mo.
suwestiyon ng kanyang ama. Tay, hindi to pwedeng hayaan dahil tila ba nawala na sila ng pagrespeto sa inyo ni nanay. Kahit huwag kayong mag-alala ninya at Aljun dahil simula ngayon ay kakalimutan ko na ang pangarap ko at paaralin ko kayo. Matigas na saad ni Marie. Anak, huwag kang ganyan. Magtutulungan tayo para sa mga kapatid mo. Okay lang ba yon? Suwestiyon ng kanyang ina. Hindi, Nay. Dahil ayaw kong sinusumbatan ka nila. Nasasaktan ako dahil ako lang naman ang palaging nakakakita sa inyo ni tatay. Kung ano ang mga ginagawa niyong paghihirap para lang makapag-aral kami. At tila hindi nila ito alam. Makabuluhang saad ni Marie. Upang mapatahimik ng husto ang mga kapatid niya. Tama na yan. Ang mas mabuti pang gawin natin ay magtulungan na lang tayo para maahon natin ang pamilya natin sa kahirapan. Maliwanag ba yun, mga anak? Nangako ang ate nyo na paaaralin niya kayo at tutulong rin kami. Pero sana naman ay huwag niyong sayangin ito, paalala ng kanilang ama. Basta't hindi kami titigil sa pag-aaral, ani ni Nina at Aljun. Agad naman itong umalis na sa mesa at ang tanging naiwan lamang doon ay si Maria at ang kanyang mga magulang. Biglang napaubo ang kanyang ama. Tay, hindi niyo pa po ba iniinom ang gamot niyo? Tanong ni Marie sa kanyang ama. Anak, wala na kasi tayong pera eh. Kaya hindi na kami bumili ng tatay mo. Malungkot na sagot naman ang kanyang ina. Ganun ba, Nay? Huwag kayong mag-alala. Bukas na bukas ay maghahanap ako ng trabaho para naman matulungan ko kayo. Suwestiyon ni Marie. Paano na lang ang mga pangarap mo, Marie? Kasi sa totoo lang ay nagigilty kami ng nanay mo. Dahil gusto ko naming paaralin para mapaaral mo rin ang mga kapatid mo. Ayaw namin nakalimutan mo ang pangarap mo. Malungkot na saad ng kanilang ama. Tay, bahala na. Basta't gusto ko pong paaralin ang mga kapatid ko. Dahil para naman po ay maging masaya rin sila. Dahil alam ko na hindi nila alam ang buhay na meron tayo. Kaya kong kalimutan ang mga pangarap ko. Para lamang sa maayos na kalagayan ng mga kapatid ko. At ganoon na rin po sa inyo. Dahil ika nga nila, blood is thicker than water. Nakangiting saad ni Marie. Nahawa ipagpalain ka ng poong may kapal, anak. Ani na lamang ng kanyang ina. Huwag kayong mag-alala sa akin, nanay at tatay. Ang mabuti pa ho ay magpahinga na kayo dahil magtatrabaho na naman kayo bukas sa bukid. Suwestiyon ni Marie. At agad rin namang nagpahinga na silang lahat. Kinabukasan ay maagang umalis sa kanilang bahay si Marie pagkatapos niyang alagaan ang kanyang mga kapatid. Nina at Aljun, mag-iingat kayo at mag-aral kayo ng mabuti ha. Lagi niyong tatandaan, nagagawin ko ang lahat makapagtapos lang kayo ng pag-aaral at para may maganda kayong kinabukasan ha. Kaya kong kalimutan ang mga pangarap ko para lang matupad ang mga pangarap nyo. Paalala ni Marie sa kanyang mga kapatid. Huwag kang mag-alala ate, hindi ka namin ipapahiya. Ani ni Nina. At saka ate, maraming salamat pala ha. Tugon naman ni Aljun. Ate, ang baon ko. Tawag naman ni Mia na bunso nila. Agad namang binigyan ni Maria ang mga kapatid niya ng baon at agad na rin siyang nagpaalam. Humanap ka agad siya ng trabaho at sa kabutihang palad ay natanggap siya bilang isang clerk at assistant sa isang kumpanya na pagmamay-ari ng kaibigan niya. Ma, maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin. Pagpapasalamat ni Marie. Huwag kang mag-alala dahil sa bumabawi lamang ako sa iyo sa ginawa mong pagtulong sa anak ko. Naalala mo pa ba? Tanong ng may-ari ng kumpanya. Ha? Sino po ang anak nyo? Nagtatakang tanong ni Marie. Parating na siya dito, makikita at makikilala mo rin siya. Matagal-tagal ka na rin niyang hindi nakikita eh, at hindi ka niya nakakalimutan. Masayang saad ng may-ari. Ganoon po ba? Basta maraming naputol ang kanyang pagsasalita nang bigla na lamang bumukas ang pinto nito at tumambad sa kanyang harapan ang kaklase niya noong high school pa lamang sila. Marie? OMG! Ikaw na ba yan? Tawag sa kanya ni Abby na naging kaibigan niya noong high school sila dahil binubuli ito at tanging si Marie lamang ang tumulong dito. Abby? Hindi makapaniwalang tanong ni Marie. Yes, ako to. And pumunta ka agad ako dito para bisitahin ka kasi tinawagan ako ni Mami na nag-apply ka raw ng trabaho rito. Kaya dumiretso ako kaagad dito para makita kita. Matagal-tagal na rin kitang hindi nakikita eh. I miss you, Marie. Ani ni Abby at niyakap siya nito. Maiwan ko na lang muna kayo ha. Baka marami pa kayong pag-uusapan at pagkukwentuhan. Paalam ng ina ni Abby. Gosh, Abby, ang ganda mo na. Nag-aaral ka pa rin ba? Tanong ni Marie.
Yes, and ang kurso ko ay ang pagdodoktor. Ikaw ba? Hindi ka na ba nag-aaral? At bakit naghahanap ka na lang ng trabaho? Nagtatakang tanong ni Abby kay Marie. Hindi na eh. Kasi alam mo naman, mahirap lamang kami. At isa pa, wala nang aasahan ng kapatid ko. Kung hindi ako na lamang, malungkot na sad ni Marie. Ha? So papaano na yan? Kakalimutan mo na lang ba ang mga pangarap mo? Hindi ba nangako tayo na magiging doktor tayong dalawa? Abby, maiintindihan mo rin ako kung bakit ko ginawa ito. Makabulo ang sad ni Marie. Ikwento mo na nga lang sa akin, ani ni Abby. Okay, basta't makinig ka ha. Ayaw ko nang paulit-ulit, Abby. Babala ni Marie. Kahit napatawa na lamang silang dalawa. At kunento naman ni Marie ang lahat ng mga pangyayari. Kaya pala Marie, mabuti na lang at dito ka nag-apply. Hindi na rin kita makontak pa eh. Pero ngayon, ay matutulungan na rin kita, babawi ako sa'yo. Naku Abby, okay na tong pagtanggap ng mami mo sa akin. Malaking tulong na to. At Abby, mauna na ako ha. Kasi marami pa akong gagawin eh. Paalam, sa susunod na pagkikita na lang natin. Paalam ni Marie kay Abby. Sige Marie, mag-iingat ka ha. At huwag mong pababayaan ang sarili mo. Dahil iyan lamang ang tanging pag-asa mo at tanging alas mo sa buhay, sigaw ni Abby. Dahil paalis na si Marie. Napatawa na lamang si Marie sa mga inista ni Abby. Hindi pa rin nagbabago ang minsang naging kaibigan niya. Nay, natanggap po ako sa trabaho. Masayang saad ni Marie. Subalit ay agad siyang nanlumo nang lumapit ang kanyang ina sabay sabing, Anak, wala na ang tatay mo. Napaluha na lamang siya nang marinig iyon. Ate, wala na si Papa, iyak ng kanyang mga kapatid. Namatay ang kanilang ama na siyang naging dahilan upang mas kailanganin pa ni Marie na maghanap ng trabaho sa gabi. Inilibing na ang kanyang ama at agad naman niyang kinausap ang kanyang mga kapatid. Ninya, Aljun, Mia at Inay, kailangan nating mag-usap. Ani nito. Alam na namin ate, sagot ka agad ni Ninya. Anong alam? Nagtatakang tanong ni Marie. Titigil na lang muna kami sa pag-aaral namin at tututukan na lang namin muna sa pag-aaral si Mia dahil siya ang punso. Dahil ayaw naman namin na maging pabigat sa'yo, ani ni Ninya. Oo nga ate, dahil alam naming labis na nasaktan si nanay, kaya titigil na lang kami ni ate Ninya. Malungkot na saad ni Aljun. Ano? Hindi pwede. Mag-aral kayo ng mabuti. Ayaw ko na wala kayong kinabukasan. Kaya kong paaralin kayo at mapagtapos ng pag-aaral. Lagi akong susuporta sa inyo. Lalong-lalo na ngayong wala na si tatay. Ako na ang tatay yung nanay at tatay sa inyo. Pero ate, huwag nang pero-pero ka dyan Ninya. Ang mahalaga ay makapagtapos kayo. Maliwanag ba? Tanong ni Marie na siya namang agad na tinanguhan ng kanyang mga kapatid. Nang dahil doon ay nagtrabaho si Marie sa umaga bilang assistant at sa gabi naman ay bilang bartender sa isang bar. Ilang taon niyang kinaya ang lahat ng mga pagod na nararamdaman niya dahil kailangan niyo ng kanyang mga kapatid. Kinabukasan ay maagang gumising ang kanyang kapatid at agad na ginising si Marie. Ate, gagraduate na kami ni Aljun bukas. Masaya nitong saad. Ganun ba? Congrats sa inyong dalawa ha. Natutuwang saad ni Marie. Oo nga ate. At alam mo ba? Ay valedictorian si ate Ninya. Oo ate. Yan ang good news. Oo ate. Yan sana ang good news ko sa'yo eh. Pero inunahan naman ako nitong si Aljun. Hay nako. Para sa'yo ang tagumpay kong ito ate. Ani ng kapatid niyang si Ninya. At agad na niyakap ang kanyang kapatid. Marie anak, mag-aalas 7 na at maghanda ka na dyan dahil sa may trabaho ka pa, ani ng kanilang ina. Ay oo nga pala, nakalimutan ko. Sige na Ninya at Aljun, kumain kayo doon para naman makapag-aral na rin kayo at pati na rin ikaw Mia, paalala ni Marie sa mga kapatid niya. Nang matapos na siyang maghanda, ay nakaalis na ang kanyang mga kapatid. Aalis na rin sana siya nang bigla siyang tinawag ng kanyang ina. Marie anak, pasensya ka na talaga ha. Hindi kita natutulungan sa pagpapaaral mo sa mga kapatid mo. Nay, huwag kayong mag-alala at naiintindihan ko naman po yung rason nyo Nay. At talagang okay lang talaga sa akin yon. Mamaya Nay, mag-usap po tayo ha. Malilate na po kasi ako eh. Paalam po. Paalam ni Marie. At dali-daling pumunta na sa kanyang trabaho. Antok na antok siya ng mga sandaling yon.
Wala pa naman ang kanyang boss kung kahit napayuko na lamang siya sa mesa at di niya akalain na makakatulog siya. Biglang dumating ang kanyang boss at nakita siyang natutulog, subalit hindi niya kaagad ito ginising dahil alam niya ang sitwasyon ni Marie. Kawawang bata, ang bata-bata pa pero pasana ang lahat ng problema ng pamilya. Pailing-iling na saad ng kanyang boss. Tila ba nagising namang bigla si Marie? Tila ba nagising namang bigla si Marie? Habang nakatingin sa kanya ang kanyang boss. Ma'am, sorry. Sorry po, nakatulog ako. Nahihiya nitong saad. Huwag kang magalala. Matulog ka lang dyan. At magpahinga. Dahil tila ba wala ka atang pahinga. Naku ma'am, okay lang po ako. May utos po ba kayo? Tanong ni Marie. Magpahinga ka na lang muna dyan, Marie. Baka magkasakit ka pa niyan. Umuubo ka pa naman. At tila ba pumapayat ka rin? Hindi yan maganda, Marie. Alagaan mo sana ang sarili mo. Magpupumilit pa sana si Marie. Subalit ay nagsalita ang kanyang boss. Boss mo ako. Kahit kung utusan kita na magpahinga na lang muna dyan, ay magpahinga ka na lang dyan. Nag-aalala ako sa'yo eh. At pati na rin sa kalusugan mo. Naku, salamat po talaga, ma'am. The best po talaga kayo. Pagpapasalamat na lamang ni Marie sa kanyang amo. Kinabukasan, congrats niya at Aljun. Bati ni Marie sa kanyang mga kapatid. Salamat ate, sagot naman nila. Masaya akong nagpagtapos na kayo ng kolehiyo. At huwag na huwag kayong tatambay ha. Kailangan niyong makapagtrabaho na rin para makaahon tayo sa kahirapan. Paalala ni Marie. Huwag kang magalala ate, yun lang pala eh. Naghihintay lamang kami ng board exam para maging official na teacher na talaga kami ni Aljun. Super excited na kami ate. Masayang saad ni Ninya. Ganun ba? Pwede naman muna kayong magtrabaho habang nag-iipon ng pera sa pag-i-exam. Suwestiyon ni Marie. Kaya nga ate, luluwas na kami ng Maynila ni Aljun. At baka doon na rin kami tumira ate pansamantala habang kami po ay nagre-review. Ani ni Ninya. Oo nga ate, para naman hindi ka na mabigatan. Tanging si nanay na lamang muna ang bubuhayin mo at si Mia. Dagdag pa ni Aljun. Magsasalita pa sana si Aljun, pero agad na lamang silang nagulat sa mga sinabi ng bunso nilang kapatid. Ate, si nanay, naiiyak nitong saad. Teka, napano si nanay? Nag-aalalang tanong nila. Wala na si nanay ate, iyak ni Mia. Ano? Agad na saad ni Marie. Subalit totoo talagang binawian na rin ng buhay ang kanilang ina. Hindi man lang nakita ni nanay at tatay na nakapagtapos tayo ng pag-aaral. At ang si Mia na lamang ang hindi, ani ni Ninya. So papaano ba yan Aljun at Ninya? Tutuloy pa ba kayo sa Maynila? Iiwanan nyo na ba kami ni Mia? Tanong ni Marie sa kanyang mga kapatid. Hindi pa sa ngayon ate, sa pagkatapos na lamang ng libing ni nanay. Dahil gusto rin naming magkaroon ng trabaho para hindi kami pabigat sa'yo. At huwag kang magalala, isasama namin si Mia. Pangungumbinsa ni Ninya kay Marie kung kahit napatangho na lamang siya. Pagkatapos ng nilibing ang kanilang ina, ay agad na umalis na ang kanyang mga kapatid at naiwang mag-isa si Marie. Palagi rin namang silang nag-uusap ng kanyang mga kapatid at nabalitaan niya na lamang na nakapasa ang mga ito bilang isang guro. Congrats sa inyong dalawa ninya, bati ni Marie sa kanyang mga kapatid sa tawag. Salamat ate, dahil sa iyo, kaya kami naging guro, ani ni Aljun. Biglang napaubo si Marie. Ate, okay ka lang ba? Tanong ni Mia. Okay lang ako bunso, naubo lang ako at tila ba masama ang pakiramdam ko. Pero huwag kayong mag-alala at okay lang naman ako. Sure ka ba talaga dyan ate? Baka magkasakit ka dyan ha. Sige na, magtatrabaho pa ako. Papadalhan ko na lang kayo ng pera, baka kailangan ni Mia sa pag-aaral niya. Suwestiyon ni Marie. Sige, ikaw ang bahala ate. Sagot na lamang ng mga kapatid niya. Sige, magpapadala ako ha. At kunin niyo na rin. Alis na ako. Bye-bye mga kapatid. Mahal ko kayong tatlo. Mag-ingat kayo palagi dyan ha. Paalam ni Marie. At agad namang binaba ang tawag. Tila ba inatake na naman si Marie ng kanyang ubo? Ano ba naman yan? Ba't hindi pa nawawala tong ubo ko? May trabaho pa naman ako. Inis na saad ni Marie. Kung kaya't kahit inuubo siya, ay pumasok pa rin siya sa kanyang trabaho. Marie, patamputla mo. At teka nga, noong isang buwan pa yung ubo mo ha. Hindi pa rin nawawala? Takang tanong naman ang kanyang boss. Okay lang po ako ma'am. Sa totoo lang po ay nawala na ho ito eh. Kaso nga lang ay bumalik rin ka agad. Sure ka ba dyan? Yes po ma'am. Sige,
Pakikuha na nga lang muna ang mga papel sa budgeting office. Kailangan ko kasing makita yon. Utos ng kanyang boss. Sige po ma'am, sad ni Marie. At agad na itong naglakad. Subalit hindi pa siya nakakalayo, ay bigla na lamang siyang natumba at nawala ng malay. Napatayo naman bigla ang kanyang boss at agad na nilapitan si Marie. At nakita niyang nawala nito ng malay. Kaya't dali-dali siyang tumayo at tumawag ng gwardiya. Guards, tumawag kayo ng ambulance at dalhin natin si Marie sa ospital. Ngayon na, natatarantang saad ng kanyang boss. Agad rin naman siyang nadala sa ospital. May cancer siya at kailangan niyang operahan, sabi ng doktor sa boss niya. Subalit ay humingi ng pabor sa doktor ang amo niya, na ito na lamang mismo ang magsabi kay Marie sa sitwasyon niya. Nagdaan ang ilang oras at nagising na rin si Marie. Nasaan ako? Tanong nito. Nasa ospital ka Marie, dahil sa nawalan ka ng malay at may sasabihin pala ang doktor sa'yo, ani ng kanilang boss. At agad namang lumapit ang doktor kay Marie. Miss Marie, may sakit po kayo at malala na po ito at kailangan nyo na pong operahan sa lalong madaling panahon, ari ng doktor. Operasyon? Magkano naman po yun, Doc? Tanong kaagad ni Marie. Nasa 500,000 po yun, Miss Marie, at kailangan po ito kung gusto mo pang mabuhay ng matagal. Sige po, alis na po muna ako ha, para naman makapag-isip kayo. Dahil kailangan ko po ang sagot nyo sa lalong madaling panahon, miss. Paalam ng doktor. Paano na yun, Marie? Tawagan mo na lang yung mga kapatid mo para naman malaman nila at baka may pera rin sila. Hindi ba nasabi mo na mga guru sila, hindi ba? Suwestiyon ang kanyang boss. Opo, ma'am. Tatawagan ko na po ang mga kapatid ko. Agad namang tinawagan ni Marie ang kanyang mga kapatid at agad na sinabi ang patungkol sa sitwasyon niya. Ano? Ate, wala kaming pera. Hindi nyo ba ako tutulungan? Hayaan nyo na ba akong mamatay? Naiiyak na tanong ni Marie sa mga kapatid niya. Pasensya ka na talaga ate ha, pero hindi talaga eh. Ah, ito lang ang igaganti nyo sa akin? Ngayon lang naman ako humingi ng pabor ha, at bakit ba tila ba hindi nyo ako mahal? Ate, wala nga kaming pera, at oo may trabaho kami, pero kailangan rin naman namin ng pera, para sa sarili namin, kaya pasensya ka na talaga ate ha. Kinalimutan ko ang mga pangarap ko para sa inyo at binuhay ko kayo pero hahayaan nyo na lang akong mamatay? Pasensya ka na talaga ate pero wala kaming may tutulong sa'yo. Ani ng mga ito at agad namang binaba ang tawa. Tumulo na lamang ang kanyang mga luha. Grabe naman ang mga kapatid mo, ani ng boss niya. Wala rin namang nagmamahal sa akin kahit hindi na ako magpapa-opera ma'am at hahayaan ko na lang na mamatay ako dala-dala ang sakit na ito. Naiiyak na saad ni Marie. Ay nako, yan talaga ang madalas na nangyayari. Ikaw na nga ang tumulong at naging dahilan para makaaon sila sa hirap. Pero hahayaan ka nilang mamatay. Partida mga kapatid mo pa sila. Anong klase silang kapatid? Hindi ka magkakasakit kung hindi dahil sa kanila. At huwag kang magalala. Ako ang magbabayad sa lahat. Pero tandaan mo Marie, unahin mo na ang sarili mo ha. Pero ma'am, kapatid ko pa rin po sila. Kapatid mo nga sila, pero hayaan ka nilang mamatay na lang? Okay lang namang tumulong sa kanila, pero sana naman ay huwag yung ibubuhos mo ang lahat-lahat dahil tignan mo, sino ang kawawa ngayon? Hindi ba ikaw? Kaya magbagong buhay ka na Marie, hayaan mo na ang mga kapatid mo. Total tapos ka na rin naman na sa pagiging mabait at nasuportahan mo na silang lahat, ani ng kanyang boss. Nang dahil doon ay naoperahan si Marie sa pamamagitan ng kanyang boss. At nang dahil din doon, ay natuto rin si Marie na huwag ibuhos ang lahat ng tulong sa kapatid niya. Total ay tapos na ang papel niya sa buhay ng mga ito. At oras na para ayusin at mahalin naman niya ang kanyang sarili na siyang nakalimutan niya dahil sa obligasyong inangkin niya para lamang mapabuti ang kalagayan ng kanyang mga kapatid. Mga kapatid na ni minsan ay hindi siya nagawang tulungan o alalahanin man lamang.